Alam niyo ba mga katribya kung bakit hindi ako nagtuturo kung paano magpunlan ng kalamansi? Kasi una-una tayo maging practical at syempre kailangan din natin po yung panahon na maanihan po natin yung kalamansi na hindi tayo maghihintay ng matagal. Ito po mga katribya, ang ating kalamansi na ito ay buto ng itanim po ng aking biyanan. Ayan, makikita ninyo kung gaano po, kung ilang taon na itong kalamansi na ito. Abay, sobrang taas. Ayan. Ang kalamansi mga katribya, pagka pumula po sa buto, makita po ninyo, kokonti lang po yung sanga niya. Ayan o. Pero pagdating po sa laki ng bunga, malaki ang bunga po ng kalamansi na mula dun sa buto. Kaya lang, ang medyo lang mahirap po dyan mga katribya, yan, yung mahahaba po ang tinig. Ang kalamansi mga katribya, pagka pumula po sa buto, ganyan po ang magiging itsura. Kumusta na po mga katribya? Welcome po kayo sa aking YouTube channel at magandang hapon po. Ngayon lang po tayo nag-record ng ating video. Kumuha po tayo mga katribya po ng liog dito sa Bataan. Ayan, yun po ang igagata po mamaya para po doon sa grupo A. At ito, ang tanaman ninyo, parang bola po ng baseball to. Pero yan, malaman yan. Makalungkong sa mga katribya. Eh, nalalaglag lang. Iba po, may mga tubo na. Ay, ano ba problema mo? Ay, ano problema? Eto mga katribya, maulan dito sa Bataan. Umulan ngayong hapon, kaya magandang biyaya ang buhos ng ulan. Oh, ayan o. Oh. Magandang kwapo sa halaman. Matagal nakatapaano eh. Mga isang linggo ng halaman na basa sila. Nakakain po sila mga katribya ng lasan po papa yan ng tubig. Papa, lasan po. Ayan, tuyo na kasi. Hindi. Ayan, tuyo na kasi mga katribya po yung lupa dito. Kaya yung mga damo ay halos na namamatay na. Ayan, yung pong kalamansi. Ayan, nagkaalis po tayo kanina mga katribya po ng ating buko. Ayun. Ayan, nadami po mga tumubo na eh. Sumilong lang po tayo dahil umuulan. Ayan. Itong ating anak eh, ayaw bumitaw. Kaya, di ako hindi naman yugyo, baseball yun. Anak? Oo. Buha, papa. Oo. Hindi yun daw nasa sagagatan natin. Dito ko sa akin. Pukha pa tayo mga katribya. Yung isa mo malaki-laki, sana ganon. Eh, wala mo kang makikitang tuwan eh. Ayun doon sa looban, baka maraming sa kabila. Ayun ang maraming sa may suha. Sa may suha ni tatay, nakita may suha. Dami na eh. Ayan, pukha pa tayo mga katribya. Medyo baseball po kasi nakuha natin nyog eh. Ahanap po tayo. Hindi na. Ah, maliligo naman tayo. Yung karamihan po kasi mga katribya, may mga tubo na eh. Tubo na yung niyog. Ayan, ito ang karaniwan pong kabuhayan po ng mga ka-farmers natin dito po sa Bataan. Yung pagkuha ng niyog. Ay, kita naman ninyo mga katribya, ito, napadaan dito sa suha. Abi, grabe pala ang bunga nito ay. Oh, isang damakmak ang bunga ng suha. Malapit na rin palang mahinog. Ibig sabihin mga katribya, panahon po pala ng suha dito. Tinamit ito, isang puno na ito oh. Bayok sa bunga. Pero grabe oh. Kaya lang ang suha mga katribya, eh once a month kung siya po ay magbunga. Ay once a month, once a year. Ayan oh. Dami. Oh, masarap ng pitasin ito mga katribya oh. Yan ang suha ng aking biyanan. Isang damakmak. Kaya lang ito, pwede na po siyang pitasin. Medyo nug na. Ayan, umulan na mga katribya. Naulan na po tayo. Ingat, baka po tayo ay masipon.
Hahanap po tayo ng ating nyog. Yung nyog natin sinlaki na ang bola ng baseball. Eto, meron kasi mga tubo yung mga nalaglag na lang ano. Eto. Oo nga. Eto, try natin ito mga katribya. Eto yung maliit. Kuha tayo ng medyo malaki-laki. Pasensya na mga katribya. First time lang natin gumamit ito. Sa mga magbubukot, sa mga magniniyog, kabisadong gamitin itong tanggal ng laking bagay rin pala itong ararong binaliktad kasi nagtalim. Nakakalungkot man po ibalita, bababa lang po ang nyog, lalo na sa mga bilihan ng nyog. Kaya pati yung mga nagko-kopra, mababa lang din po ang kita nila. Sipin mo kung magkano lang yata isang kilo ng nyog. Halatang halatang hindi po marunong makakatribya. Kaya yung ati po mga magniyog, lalo sa parte ng Batangas, Aurora, kabisado nila ito pagtatanggal ng balat. Tayo kasi kabisado natin kalamansi, pagpitas ng kalamansi. Medyo malaki-laki ito. Bawal lang masurod. Yun. Okay. Oh. Naku, may tubo pa. Itong mga niyog na to, may mga buwa. Baka ito may langis na. Ayan o. Mukhang malaki na yata ang tubo niya. Palagay niyo mga katribya, may lamang kaya ito. Tayo na isa. Ito, try natin to. Yun. Natututo na tayo mga katribya ng pagtatanggal ng balat ah.
Kaya tayo magbubuko ngayon. Dito tayo mga tribe sa Imelda, Barangay Imelda sa Malbataan. Ito tawag dito sa amin dito. Nasa Sitio Taraw. Pero sakop pa nato ng samal. Baka gusto nyo po mga katribe magpatubo. Oh. May tubo na siya. Bawal masurod. Maganda-ganda ito mga katribe. Oh. Yan, makakuha na tayo ng ating panibagong nyug. Ito na isa. Oh, malaki-laki rin to. Ayan. Papapwede na ito sa ginataan mga katribe. Ngayon mga katribe, mag-aalas 5 ng hapon nang tayo po ay makakuha po nitong nyug. Ito tayo doon sa bahay sa Orani. Ah, mama. Pwede na ito? Ayan, laki. Dalaman na rin kay tatay. Ay, ikaw magkakayod niyan. Ako pala magkakayod. Dilim-dilim na. Ah, meron palang pang-catch si tatay. Ito pa. Ayan. Ito, malaking buwa. Ha? Ito po. Malaking buwa po niya. Wala niya na talang flashlight. Ayan. Ay naman pagkati ko ni Ente. Eh. Alam niyo ba mga katribe kung bakit hindi ako nagtuturo kung paano magpunla ng kalamansi? Kasi una-una tayo maging practical at syempre kailangan din natin po yung panahon na maanihan po natin yung kalamansi na hindi tayo maghihintay ng matagal. Ito po mga katribe, ang ating kalamansi na ito ay buto ng itanim po ng aking biyanan. Ayan, makikita ninyo kung gaano po kung ilang taon na itong kalamansi na ito. Abay, sobrang taas. Ayan. Ang kalamansi mga katribe, pagka pumula po sa buto, makita po ninyo kokonti lang po yung sanga niya. Ayan o. Pero pagdating po sa laki ng bunga, malaki ang bunga po ng kalamansi na mula dun sa buto. Kaya lang, ang medyo lang mahirap po dyan mga katribe, yan, yung mahahaba po ang tinig. Ang kalamansi mga katribe, pagka pumula po sa buto, ganyan po ang magiging itsura. Kaya kung limbawa, meron tayong alagang mga bata, meron po tayong mga anak na maliliit. Delikado ito. Kaya ginawa po ng aking biyanan, nilagyan lang po ito ng halaman para maiwasan na yung bata eh dito pumunta at matusok po ng mahahabang tinik. Kung totoo si mga katribe, madali lang po magpatubo ng buto. Madali lang po magpunlak. Kaya kung halimbawa napapanood nyo po sa mga YouTube na paano magpatubo ng buto ng kalamansi, madali lang. Pero ang pag-ani naman niya mga katribya ay 8 taon. Meron tayong katribya, nagtanim po siya ng kanyang kalamansi mula po sa buto, umabot po siya ng 3 taon.
At ngayon, siya ay palit ng palit ng lupa o noong kanya lalagyan na paso o ano pa mga hanggang sa malaki na. Tinatanong sa akin, eh, pwede pa rin ba niyang ituloy yung kanyang kalamansi na mayroon pong ganun ang edad na mula doon sa seedling, sa buto. Eh, sabi naman po natin, eh, total naman na 3 years at 8 years. So, sabihin, 5 years pa ang kanyang paghihintay para yon magkaroon ng bunga. Ngayon, pag halimbawa mga katribya, meron na po kayong mga seedlings na nagpabuto o nagpatubo niyan. Eh, ang gawin po ninyo, mag-grafted kayo. Dugtungan po ninyo ng matandang sanga, ito pong kalamansi para noon, mas mabilis pong magbunga. Kaya lang, pagka po mga katribya, ganyan na po katas, mahirap na po ninyo yung i-grafted. Ayan, hindi na po kayo makakapagdugtong dyan. Dahil sobrang na pong taas. Ayan. Kaya yan po ang dahilan bakit tayo hindi nagtuturo o nagre-request tayo na magpunla po ng kalamansi. Dahil ito ang dahilan. 8 years bago siya magbunga ang ating seedling. Madali lang yan mga katribya. Oh. Kaya lang, 8 years. Halimbawa, gaya ko, kung ako po ay nagbuto ngayon o nagpunla, 41. Bibilang ka ngayon ng 8 years. Sa 49 years old ko, magkakaroon ako ng kalamansi. Makikita ko ang bunga. O yan. Kaso nga lang, napakatagal. Siguro, po pwede, kung mula 8 years old yung bata, siya ay nagtanim ng kalamansi, eh binata na siya. Pagka yun nakita niyang bunga, kalamansi niya. Yun nga lang, medyo delikado nga lang po siya. Yan, yung mga mahahabang tinig. Ayan ang tayog, oh. Kumo kasi siya nasa pagitan po ng niyog, tsaka po nitong mangga. Hinahabol niya po yung taas po ng buko, oh. Tsaka po yung taas po ng niyog. Konting-konti na lang, maabutan na niya. Kaya una-una siya. Kaya tayo, hindi rin po tayo nag-a-advise na magtanim po ng kalamansi sa ilalim po ng mangga or ilalim ng niyog. Dahil yan po ang magiging tendency niya. Yan ang magiging dahilan. Magpapatayugan ng isa para sila makakain po noong pagkain ng araw. Pero akit lang ninyo mga katribya, dahil pong bunga. Oh. Yung seedling. Kasi pag magbunga yan, malalaki. Ayan o. Oh. Dami o. Oh. Nahinog na lang din po itong sabihan ng ko. Noon po kasi hindi po pa uso po yung grafted. Di pa nila alam yung grafted. Kaya nagtupag ko man sila. Nagpatubo sila ng kalamansi. Ayan mga katribya. Ayan nangalaglag na lang din po. Yung kalamansi. Pero mga katribya, isa lang naman po halos ang kalamansi. Ang lasa, maasim. Ano, lalaki o. Oh. Yan po yung bunga noong seedling. Malalaki siya. Ayan o. Oh. Para po siyang sintonis. Ayan naman lang niya mga katribya, mahaba buhay niyan. Yan pong buto. Ito pong sabihan ng kuna ito, siguro baka nasa 20 taon na mahigit. Itong kalamansi na ito. Kaya sa 20 years, ganyan na po magiging kalaki po ang kalamansi ninyo. Pagka mula doon sa buto. Kaya lang, payat po siya, wala po siya sanga. Dahil nakokoberan po ng mangga. Tsaka po ng nyog. Kaya advice po natin, mga katribya, hindi po masama pong magtanim ng kalamansi. Basta wag lang po sa ilalim ng mangga at pati na rin po sa nyog. Kaya para hindi po masira po ang inyong puntuwa, lagay po natin yung ating kalamansi sa naaarawan. Palagay mo na kahit na doon po sa ating pong bahay, mas maganda pa rin po yung naaarawan ng kalamansi ninyo para mag-produce po siya ng bulaklak pati na rin ng bunga. Pagka kasi mga katribya, lagay po na nakasilong, hindi po mamumunga kalamansi ninyo, hindi rin po magbubulaklak. Kaya advantage po, pagka po nasa gitna po ng araw ang kalamansi ninyo, mas marami po siyang binubunga. Yan po mga katribya po yung status po ng kalamansi pagka mula sa seedling. Kaya hindi po tayo nagtuturo mga katribya ng paraan po ng pagpunla ng kalamansi. Kaya pwede po yan, pupunla ka ng kalamansi, tapos puputulin ninyo,
magdudugtong tayo ng matandang sanga. Pero doon po sa grafted po natin ginagawa, hindi po ito ang pinagkukunan po natin ng original na dinudugtong po yung ating kalamansi, kundi pagkusi yung kalamunding, yung kiet-kiet na maahasim, dahil malaki po kasi variety nun eh. Yun ang kinukunan po ng mga taga Batangas ng kanilang original, tapos dudugtungan ng matandang kalamansi. Kaya yeah, share lang po natin sa inyo mga katribya, para po doon sa mga kaibigan po nagre-request na magtatanong kung bakit gusto pong magpunla ng kalamansi. Nare-request niya kung paano magpunla. Yun ang dahilan kaya po tayo hindi tayo nagsusutorial po ng paraan po ng pagpupunla ng kalamansi. Madali lang pong patubuin ang kalamansi. Ang matagal po dyan, pamungahin, dahil 8 years po siya bago siya magbunga. Ito po mga katribya, ito yung grafted naman po ng aking biyanan. Maganda na rin po yung kanyang sanga. Ayan. Mas nauna po yun kumpara dito sa ating grafted. Ngayon kaya po ganyan na rin po siya kataas. Matagal na rin siya. Tapos pagka ganyan tagaraw, hindi rin po siya nabubusog ng tubig. Kaya yun po yung kalamansi rin ng aking biyanan. Ayan, minsan nakukuha po niya sa mga yun, pagka may restaurant, pilugawan, dito na kumukuha ng kalamansi. Sa halip na makuha pa doon sa palengke, dito na rin sila ngayon. Meron na silang binabagsakan na lugawan, saka po yung restaurant, yung kalamansi na bunga. Yun nga lang, nahinuga na sila. Ayan, pagkaulan po na yung mga katribya, uulan na po yan. Ayan, anak ko, rain-rain, no? Wala ka pa chinelas. Rain-rain ba, rain-rain? Kasi sa atin, sa device, walang ulan eh. Rain-rain. Ayan, yung aking bunso. Nakakita ng ulan, kaya gustong gusto maglaro. Ayun tayo mga katribya, medyo nabasa tayo at maliligo na rito po tayo mga maya-maya. Share lang po natin sa inyo, pati rin po yung ating suha. Ang daming bunga ng suha. Matamis mo ba mama yung suha na yan? Oo naman. Ayun, magandang balita pala, matamis yun yung suha. Ay siguro baka nasa 3 sako, meron ilalaman yun, baka mahigit pa sa 1 puno, ganong karami. Suhan Dabaw po yata yun mga katribya. So paano po mga katribya, nga dito na lang po yung ating vlog. Una, salamat po sa inyo lahat at stay safe po sa inyo. At kahit po ganyan na medyo okay-okay na po yung ating pong COVID, ingat pa rin po tayong palagi. At gaya po ng dati, ako po si Kuya Bahel Bunag, at lagi po natatandaan, karunungan ang alaman, may katumbas na kayaman. Thank you for watching, God bless all. Ayan, shoutout po sa lahat ng mga taga Samal Bataan, pati na rin po sa mga Orari Bataan. Maraming salamat po sa inyo. Bye bye. God bless all. Oh, rain, rain. Galing ya, very good. Ayos pala, no? Okay? Okay.